Walang extension sa deadline ng consolidation ng PUV modernization program. Itong iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng pagtulak ng pamahalaan para sa jeepney modernization, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang petsa ng deadline para sa konsolidasyon ng mga public utility vehicles operators na nakatakda sa December 31. Ito ang binigyang diin ng punong ehekutibo matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga transport official ayon sa punong ehekutibo. 70% na ng mga operator ang nakapag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Kaya giit niya, hindi dapat hayaan ang minorya ng mga operator na maging dahilan na maatrasado ang naturang programa na anya'y makaapekto sa karamihan ng mga operator, mga bangko, financial institutions at ng publiko. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na susundin ang timeline ng modernization program kung saan oras na maipatupad ay makikinabang ang lahat. Dahilan anya para hindi na ito dapat palawigin pa. Bagay na sinang-ayuna naman ng ilang transport group, gaya ng Pasang Mazda. Ayon sa grupo, 9 beses nang pinalawig ang consolidation para sa mga operator, kaya mabuti na lamang din daw at natuldukan na ito. Ang mga operator na magsasama-sama para mag-form na isang cooperative or corporation. At nang noon, ito isang magiging entity at pati ang mga nakapalub dyan, yung proper dispatching of unit. Kung may mga benepisyo manggagaling sa gobyerno gaya ng free rides, madali nang kausapin yan kasi nga cooperative na sa or corporation. May mga fuel subsidy, ang kakausapin na lang yung pamunuan. Giit pa ng grupo na panahon na raw kasi para i-modernize ang transportasyon sa bansa. Lalo't marami sa mga karatig bansa ng Pilipinas ang matagal nang sinimulan ang transportation modernization. Doon sa lumang sakyan ay isnat sa ng ating mga paseros na bubundol sa likod. Samantala sa modern jeepney, kumbinyente, nakakatayo, aircon, ligtas at safe ang ating mga paseros. Na yun naman ang kailangan sa isang public transport. Sa pinakahuling tala ng LTFRB, mahigit 150,000 na unit na ng jeep, bus, UV Express ang na-consolidate, na kung susumahin ay nasa 70% ang aktual na consolidation rate kumpara sa 65% lamang na target. Nasa halos 300,000 mga transport operators naman ang nakibahagi sa programa at bumuo ng mga entity, habang mahigit kumulang 2,000 ang nabuong mga kooperatiba sa buong bansa. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.